sa inyo is, paano ko ba naparami yung customer ko within 5 months? Di ba, noong unang vlog ko, noong nakaraang linggo, sinare ko sa inyo, paano ko napalago yung store ko within 5 months? So, ngayon naman, guys, ang share ko na... Hello guys, hello everyone. So, ako yung madiscarding mami, Mami Angel. Ayan, kung bago ka sa channel ko, welcome to my channel. At syempre, don't forget to subscribe and click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod kong video. Ayun na nga guys, so nandito tayo ulit nga sa taas. Sa kwarto, mainit kasi doon sa store namin, kaya dito ako nag-vlog. Kaya sabi ko, dito na lang muna. So, in this video guys, ang share ko lang sa inyo is, paano ko ba naparami yung customer ko within 5 months? Diba, noong unang vlog ko, noong nakaraang linggo, sinare ko sa inyo, paano ko napalago yung store ko within 5 months? So, ngayon naman guys, ang share ko naman sa inyo is, paano ko naman na-achieve o paano ko nagkaroon ng maraming customer within 5 months? So, simple lang guys. So, unang-una, paano nga ba? Hindi guys, so unang-una, yung customer relation. So, napaka-importante nun guys. Yun yung pinakang-unang dahilan talaga kung bakit nagkaroon ako ng maraming customer is yung approach ko at approach ng mga anak ko sa mga taong bumibili. So, meron kaming kabaitang taglay. Hindi, medyo, ano lang, medyo patience kami sa mga tao and then mabait kami sa mga tao. Then, siguro likas lang din magalang yung mga anak ko kaya medyo talagang yung mga tao ay bumabalik at bumabalik dito sa amin kasi nga yung approach namin sa kanila is maganda. Good service. Okay. In sa madaling salita, yung good service namin, yung pinaka-importante talaga. And then, pangalawa namin is mura yung aming paninda. Ayan, mura yung paninda namin guys, kaya dito sila bumibili, kaya lahat ng tao halos dito na sa amin bumibili, kasi nga mura yung aming paninda. Lalo na yung aming mga gulay, talagang sobrang mura lang talaga. And then, lagi siyang fresh yung mga gulay namin. And then, pangatlo is kompleto yung aming mga paninda. So, lahat halos ay nandito na sa tindahan namin. So, variety store nga talaga. So, hindi na sila kailangan pumunta sa iba para lang bumili. Kaya kapag bumili sila ng gulay, meron na dito ang bigas, may pang-ulam, kasi may baboy karne, may isda. And then, meron din kami lahat. May sitcheria, may grocery, so, may RTW. So, lahat nandito na. Kaya, dumami talaga yung aming customer. And then... una natin yung good service nga pala, pangalawa is yung mura, and then pangatlo is yung kompleto, and then pang-apat is maaga kami nagbubukas, and then late na rin kami nagsasara, kaya talagang madami naming customer. So yun lang yung apat na reason kung bakit naparami ko yung customer ko within 5 months. Simple lang guys, di ba? Pero napakalaking tulong at effective talaga to. Itong discarded tips na ginawa ko para mapadami ko yung customer ko within 5 months. Ayan, so kung gusto nyo gayahin, pwede naman i-apply nyo sa mga store nyo. At sa mga nagsisimula magsitayo ng Sari Star Store o katulad ng store ko, Variety Store, na halos nandito na lahat, huwag kayong matakot. Habak lang ng sabak. Siyempre, kapag nag-fail, matuto tayong bumangon. Katulad na nangyari sa akin, so... Kaya hindi ko minasa na mag-click siya. So, ngayon, nag-click na nga talaga siya. And then, thank you God. Dahil within 5 months, lumago na yung tindahan ko at marami ko ng customer within 5 months. So, yun muna i-share ko sa inyo, guys. So, sana naging inspiration sa inyo itong share ko sa video ko na ito. And then, kung may katanungan kayo, comment below. And then, sasagutin ko kayo sa abot na aking mga kaya. So, once again po, ako po ang inyong madiscarding mommy, Mami Angel. Lagi po na nag-iiwan ng kataga na kapag may tiyaga, may nilaga. Thank you for watching, guys. See you on my next vlog. Bye. Bye.